Hi everyone! Sa video na ito ay ituturo ko sa inyo kung ano ang quadratic function at ang mga representation ng quadratic function sa pamamagitan ng equation, table of values, at graph. Ano nga ba ang quadratic function? A quadratic function is of the form f of x is equal to ax squared plus bx plus c, na kung saan yung a, b, and c are real numbers and a is not equal to 0. Bakit hindi pwedeng maging 0 ang a? Kasi kapag magiging 0 to, magiging 0 na ang quadratic term. Parang katulad lang din siya ng quadratic inequalities at quadratic equation. Ang highest degree ng quadratic function ay 2 or second degree. Ang standard form ng quadratic function ay f of x is equal to ax squared plus bx plus c. Ang f of x ay pwede rin isulat as y. Kaya pwede rin itong isulat as y is equal to ax squared plus bx plus c. Pareho lang din yon. Simulan na natin pagkatapos ng intro. Hello mga anak shes! Welcome to Math TV PH. Ang channel na ito ay tungkol sa math tutorials, lectures, or discussions na Tagalog at Taglish na dedicated sa lahat ng mga estudyante. Kung interesado ka, please like, subscribe, at i-click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka kapag may bago akong upload na video. Good day everyone! Upang mas lalo nating maintindihan, i-identify natin ang mga given function kung quadratic ba siya or not. So, ang una nating titignan ay kung nasa second degree ba siya. Number 1, f of x is equal to 3x plus 9 squared. Ang highest exponent nito ay 1. Kung mapapansin ninyo, yung 9 may exponent na 2. Pero hindi ibig sabihin no na quadratic function na siya kasi wala namang variable yung 9. Itong function na to, ang katumbas niya ay 3x plus 9 squared is equal to 81. Ang highest exponent niya ay 1. Ang ibig sabihin, this is not a quadratic function kundi linear function. Number 2, f of x is equal to x squared minus 16. Ang highest exponent niya ay 2. Ibig sabihin, this is a quadratic function. Number 3, x squared plus 3x plus 6 is equal to y. So, dito ang highest degree niya ay 2 at kompleto yung mga term niya. Pero yung y nasa right side. Okay lang kapag yung function ay nasa right side. So, this is quadratic function. Number 4, f of x is equal to the quantity of x minus 3 squared. Ang variable natin dito ay walang exponent na 2, pero merong parenthesis, kaya i-simplify muna natin para malaman natin kung quadratic function ba siya or hindi. So, ang katumbas nito ay x minus 3 times x minus 3. Using the FOIL method or yung rule ng squaring a binomial, pwede nyo namang gamitin yon. Pero dito gagamitin natin ang FOIL method. So, first is first times first, that is x squared. Then, O is outer x times negative 3 is equal to negative 3x. Then, I is inner negative 3 times x is equal to negative 3x. Then, ang L naman ay last term. So, negative 3 times negative 3 is equal to positive 9. Combine like terms, ang magiging sagot ay x squared. Negative 3x minus 3x is equal to negative 6x plus 9. So, ang number 4 ay f of x is equal to x squared minus 6x plus 9. Ano na ang highest degree ng function? That is 2. Ibig sabihin, this is a quadratic function. Number 5, the quantity of x minus 2 times the quantity of x minus 3 is equal to y. Kagaya ng ginawa natin dito kanina, dahil may parenthesis, kailangan natin i-simplify para malaman natin kung quadratic function ba siya or hindi. So, using the FOIL method again, x times x is equal to x squared. X times negative 3 is equal to negative 3x. Negative 2 times x is equal to negative 2x. Negative 2 times negative 3 is equal to positive 6. Is equal to y. Combine like terms, ang magiging katumbas nito ay x squared
negative 3x minus 2x, that is negative 5x, plus 6 is equal to y. Ano ang highest degree nito? Yun ay 2. Ibig sabihin, this is a quadratic function. Number 6, f of x is equal to x squared plus 2x minus x squared plus 3. So, dito kung mapapansin ninyo, meron tayong dalawang x squared. So, i-combine natin muna ang mga like terms or yung mga magkakapareho. X squared minus x squared is equal to 0. So, ang matitira lang ay 2x plus 3. Ano ang highest exponent nito? That is 1. Ibig sabihin, this is not a quadratic function dahil ang highest exponent niya ay 1. Ang ibig sabihin, ito ay linear function. Number 7, y is equal to 3x squared plus x cubed plus 1. So, dito, kung mapapansin ninyo, ang highest exponent niya ay 3. Ibig sabihin, hindi na ito quadratic function. Dahil ang highest exponent niya ay 3, ito ay cubic function. Number 8, f of x is equal to x plus 8. Ang highest exponent nito ay 1. Ang ibig sabihin, this is not quadratic function at ito ay example ng linear function. Okay? So, ganun ang pag-identify kung quadratic function ba siya or not. Next, ang quadratic function ay pwedeng i-represent sa pamamagitan ng table of values. Ngayon, paano naman malalaman kung ang table of values ba ay quadratic function or hindi? Ang gagawin lang natin ay kunin ang second differences of y. Paano gagawin yon? Subtract lang natin yung consecutive values of y. For example, dito sa table na to, i-subtract lang natin yung 4 doon sa preceding term na 1. So, 4 minus 1 is equal to 3. 1 minus 0 is equal to 1. 0 minus 1 is equal to negative 1. And 1 minus 4 is equal to negative 3. Ang tawag dito ay yung first difference. Ang hahanapin natin ay yung second difference. So, isusubtract ulit natin yung first difference. 3 minus 1 is equal to 2. 1 minus negative 1 magiging 1 plus 1 na siya. So, 1 plus 1 is equal to 2. Then, negative 1 minus negative 3 magiging negative 1 plus 3 na siya. So, negative 1 plus 3 is equal to positive 2. Ang tawag naman dito ay second differences kasi ito na yung pangalawang pagkuha natin ng difference. Kung equal yung second differences nila, ibig sabihin, this is a quadratic function. Take note, equal differences in x produces equal second differences in y. So, pare-pareho yung differences ng y natin. Dito naman sa pangalawang table of values. So, ito yung mga value ng x at ito naman yung value ng f of x or yung y. So, ang gagawin natin, isusubtract natin yung successive term sa preceding term. So, pwede naman kayong magsimula dito or pwede rin dito para hindi kayo malito. So, 13 minus 9 is equal to 4. 9 minus 5 is equal to 4. 5 minus 1 is equal to 4. And 1 minus negative 3, magiging 1 plus 3 na, kaya magiging 4. So, ito na yung first differences. Kung mapapansin ninyo, dito pa lang sa first differences ay pare-pareho na yung values. Eh, ang dapat nating hahanapin ay yung second differences. Ang ibig sabihin, this is not quadratic function, kundi, this is a linear function. Another example na table of values, so meron tayong value of x dito at ang value ng y. So merong mga ganitong examples ng table of values, ito ay pahalang at ito naman ay patayo. So ang gagawin lang natin ay isusubtract natin yung successive term sa preceding term. Or, pataas tayo.
So, 71 minus 11 is equal to 60. 11 minus negative 1, magiging 11 plus 1 is equal to 12. Then, negative 1 minus negative 13, magiging negative 1 plus 13, that is 12. And, negative 13 minus negative 73, magiging negative 13 plus 73 is equal to 60. So, ito yung first differences. Equal na ba sila? Hindi pa. So, itry natin kunin yung second differences. 60 minus 12 is equal to 48. 12 minus 12 is equal to 0. 12 minus 60 is equal to negative 48. This is the second differences. Pare-pareho ba yung nakuhang difference? Hindi. Itry natin kunin yung third differences. 48 minus 0 is equal to 0 minus negative 48, magiging 0 plus 48. So, this will be 48. So, naging equal na yung differences niya, pero doon na siya sa third differences. Eh, ang quadratic function dapat equal na sila sa second differences. Ibig sabihin, ang table of values na to ay hindi quadratic function. Nasa third differences siya, ibig sabihin, this is a cubic function. Okay? So, ganun natin i-determine kung ang table of values ay quadratic function or not. Now, let's proceed sa graph ng quadratic function. The graph of quadratic function is parabola. A parabola can open up or down. If the parabola opens up, the lowest point is called the vertex or the minimum point. If the parabola opens down, the vertex is the highest point or maximum. Take note, if the parabola opens left or right, it is not a function. Ngayon, paano naman mag-graph ng quadratic function? For example, number 1, graph y is equal to x squared plus 3. Ang una nating gagawin ay mag-assign tayo ng value ng x. Gumawa muna tayo ng table of values. So, x and y. Tapos, ang i-assign kong value ay negative 2, negative 1, 0, positive 1, at 2. So, ito ang gagamitin kong value ng x para mag-graph ko yung quadratic function. Ngayon, paano natin makukuha yung value ng y? Ang gagawin lang natin ay isa-substitute natin yung value ng x doon sa quadratic function. So, ang quadratic function natin ay y is equal to x squared plus 3. Para makuha natin yung y dito, isubstitute natin yung negative 2 doon sa x. So, y is equal to, ang x natin ay negative 2 squared plus 3. Then, simplify, negative 2 squared is equal to 4 plus 3 is equal to 7. Kapag ang x natin ay negative 2, ang y naman natin ay positive 7. Next, yung negative 1 naman. So, y is equal to x squared plus 3. I-substitute natin yung negative 1. Y is equal to negative 1 squared plus 3. Simplify, negative 1 squared is equal to positive 1 plus 3 is equal to 4. So, kapag ang x ay negative 1, ang y naman ay positive 4. Next, yung 0 naman. So, y is equal to x squared plus 3. So, y is equal to, substitute yung 0, squared plus 3. 0 squared is equal to 0, plus 3 is equal to positive 3. So, kapag ang x ay 0, ang y ay 3. Next, yung positive 1. Y is equal to x squared plus 3. Y is equal to, ang x ay positive 1 squared plus 3,
Simplify, 1 squared is equal to 1 plus 3 is equal to positive 4. So, 4 ito. Next, yung positive 2 naman. So, y is equal to x squared plus 3. Y is equal to 2 squared plus 3. Simplify, 2 squared is equal to 4 plus 3 is equal to 7. So, ang value ng y ay 7. Ngayon, kompleto na yung table of values natin. So, para makapag-graph tayo, kailangan natin ng ordered pair. At ito yung ordered pairs natin. So, gumawa tayo ng Cartesian plane. So, ang ordered pairs natin ay negative 2, 7. So, negative 2, 7, iplot natin sa Cartesian plane. So, nandito siya. Next, negative 1, positive 4. So, negative 1, positive 4. Then, 0, 3. So, nandito. Next, positive 1, positive 4. Next, positive 2, positive 7. So, ito na yung points natin. Next, i-connect natin yung mga points. So, i-connect natin to. At naka-form na nga tayo ng parabola. At ang parabola na to ay opens upward. Ang vertex nito ay 0, positive 3. Ito yung lowest point or minimum point. So, ang parabola na to ay yun yung y is equal to x squared plus 3. Another example, number 2, graph f of x is equal to negative x squared. So, dito, given na yung table of values, given na yung x and y, ang gagawin na lang natin ay iplot natin yung mga ordered pair doon sa Cartesian plane. So, ang una, negative 3, negative 9. So, negative 3, negative 9. So, nandito siya. Next, negative 1, negative 1. 0, 0. So, nandito yung 0, 0. Next, positive 1, negative 1. And, positive 3, negative 9. So, nandito yung positive 3, negative 9. Then, i-connect natin yung mga points. So, i-connect natin. Ganyan lang. Then, lagyan ng arrow. Then, ito yung f of x is equal to negative x squared. Kung mapapansin ninyo, ang value ng a dito ay positive at ang value ng a dito ay negative. Kapag ang value ng a is greater than 0, ang parabola ay opens upward. At kapag naman ang value ng a is less than 0, ang value ng a dito ay negative 1, ang parabola ay opens downward. Ang vertex nito ay 0, 0. Ito yung maximum point or yung highest point. So, ganun lang mag-graph ng quadratic function. Thank you so much for watching. Bye!